Hello, what's up? Good day mga kaplamo. So ngayon, meron na naman tayong panibagong i-repaint na WCF figure, which is isa sa mga pinaparepaint sa atin ni Sir Brian. So ngayon, andito sa tabi ko yung box. So, andun pa rin sila, intact pa rin naman sila sa may bubble wrap. So, kukuha na lang ako dito sa may box. Tapos kung ano yung madukot ko, yun na lang yung i-repaint natin. Kasi siyempre na-repaint na natin si si Nami, 'di ba? Tapos meron naman na tayong na-repaint nung una na Zoro, so hindi ko na 'yun ipapakita kasi meron naman na tayong na-repaint na ganun, which is pati si Luffy, 'di ba? Meron. So ngayon kukuha ko na dito isa sa mga naka-bubble wrap. Ayun. Alug-alugin natin, tingnan natin kung sino yung makukuha natin. Sino kaya? Ayan. So ang nakuha natin ay si Brook yata to. Ayan. So, buksan natin. Tingnan natin kung ano yung mga pwede natin gawin dito. Or yung mga mga karapat dapat gawin natin dito kay Brook. Ayan. So, baka sa mga nagtatanong, no? Kapla mo ba at hindi mo na lang i-paint ng sabay-sabay, which is pare-parehas lang naman silang gold. Gaya nga po nang sabi ko sa inyo sa mga naunang video ko, meron pa rin naman akong ibang mga ginagawa. Hindi naman po ako full-time artist, no. Meron pa rin akong ibang bagay na ginagampanan, gaya ng pagiging isang estudyante. So, meron akong online class. So, kung i-repaint ko to lahat, hindi ko naman siya matatapos kaagad. Kasi marami tong proseso, gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, hindi biro. Sa pagmamasking pa lang. Yan. Ang pinakamahirap sa lahat, ang pagmamasking. Tsaka, ginagawa ko itong separate video para na rin sa ano. Kung halimbawa, isa sa inyo or kayo, may bala kayo mag-repaint ng figure nyo soon, diba? So, meron kayong babalikan dito sa channel ko or sa channel ni Kaplamo na mga step by step kung paano i-repaint yung isang specific na figure, 'di ba? So, ayan, ito si Brook. Kinakabahan ako sa sa ulo ni Brook, parang ang nipis, oh. Ayan, gumagalaw-galaw pa. So, bali dito sa may picture, wait nga lang. So, ayun, dito kasi sa sinin sa ating picture, hindi ko alam kung nakikita niyo sa may camera kasi yung sinag ng ring light ko baka nagre-reflect. So, baka hindi niyo nakikita. Pero sabi ko na rin, dito kasi sa sinin na picture na paggagayahan ng ni Brook, isang set kasi yan, ayan. So dito kay Brook, ang nakita ko is, lahat ng damit niya is pipinturahan ng gold except sa may shoes, no? Tapos at saka yung parang mga polka dot na details niya. Ayan, kung nakita niyo yung polka dot details sa may coat ni Brook. So ayan, i-maintain lang natin na ganyan. Tapos, the rest is kulay gold na, kung tama ako. Tama ba? Meron kasi ngayon dito parang kwelyo dito si Brook. Dito sa may figure, kulay brown. Tapos dito sa may pictures, hindi ko masyado matanaw kung kulay gold din ba yun or maintain lang na pagka-brown. Meron pang isa. So, tingin ko maintain lang na pagka-brown yung kwelyo niya. Ayan o. Kasi ibang So yun lang guys, ang gagawin natin is magmamasking tayo. Ang pinakamadugo sa lahat ang pagmamasking. Medyo malaki rin pala to si Brook, no? Ngayon, masking natin yung shoes, yung ulo, tsaka yung etong tawag nito yung kwelyo, tsaka yung mga polka dots niya sa may coat niya or sa jacket niya. So ayan yung para makita niyo ang malapitan. So ayan yung mga polka dots sa ni Brook. Para makita niyo rin, 'di ba? So lahat 'yan i-masking natin. Hindi ko alam kung gagamitan ko ng masking tape or yung liquid mask na lang. Bahala na. And let's go. Sa mga nagtatanong pala kung ano yung gamit kong masking tape. So
meron akong iba't ibang ginagamit. So, ito is from Tamiya. Tapos, ito naman from U-Star. Brand U-Star, Tamiya. At saka, ito naman yung ordinary masking tape na mabibili kahit sa hardware or national bookstore. Meron akong in-order na masking tape. Kaya lang hanggang ngayon, antagal pa. So, ayun, kung makikita nyo, isang anuhan na lang din pala to is ubus na. So, di ko alam kung hihintayin ko pa ba yung ano, yung in-order ko or pupush ko ng ano, yung masking tape to. Yun nga guys, kaya nang sinabi ko dun sa may ano, previous video natin kay Nami, ang pagmamasking ko ay hindi ko ino-on cam kasi nga masyadong matagal yung pagmamasking at kumakain ng storage yun dito sa may camera ko or sa may phone ko. Sa may phone ko, ayun, may aso. So, ngayon, magmamasking ako, tapos babalik na lang ako kapag once na mamasking ko na ulit to. Okay? So, ayun guys, after so many years, ayun, masking na natin si Brooke. Ayan, kung makikita nyo. Tapos, ayun guys, kung makikita nyo yung, ayan, wait lang. Ayun, mag-focus ah. Ayan. Kung makikita nyo dyan yung mga polka dots niya is parang kulay green, di ba? Yun na kasi yung ano natin, liquid mask na ginamit para mamasking yung mga polka dots na yan para hindi tayo masyado mahirapan sa paggamit ng etong masking tape. Para mas madali is liquid mask na lang. So, eto na lang. Kung gusto nyo makita kung paano to gamitin is panoorin nyo yung ano ko dyan, yung video ko yung about sa MSP Vegeta ba yun? O yata, doon ko yata unang ginamit yun. So, ayan. Tapos ngayon, ang gagamitin pala nating paints ulit is, syempre, gagamit tayo palagi ng primer. Tapos yung bright gold, yan. From Zerk Paints. Gaya nga ng sabi ko guys, etong paints na to is gawang Pilipino. Ayan. Like nyo yung Facebook page nila tapos search nyo rin para makita nyo kung anong klase or iba't ibang klase ng paints or and kulay yung pinuproduce nila. Ayan, nabubulol na naman ako. So, yun lang guys. Ang gagawin natin is punta na tayo sa painting sessions, primer, tapos bright gold, and then unmasking tayo. Tapos, hand paint tayo ng detailing ni Brooke. So, yun lang guys. Kita-kita tayo mamaya. Let's go! Ayan guys, kung makita nyo is nandito na si Brooke and painted na siya ng gold. So ngayon ang gagawin natin is tatanggalin natin yung mga masking niya. Then after natin matanggal yung masking is mag-hand paint tayo ng ilang details sa kanya. So gagamit tayo ng Vallejo ulit, pure black para dun sa mga ilang details na gaya na ito ng mga butones dito sa kanyang damit. So ngayon tanggalin na natin yung kanyang masking.
So ito na guys, si Brooke, nung natanggal natin yung mga masking niya, mga masking tape. So ngayon ang gagawin natin is mag-hand paint naman tayo ng mga maliliit niyang details. So kukulayin ko rin pala yung mga polka dots niya, kasi may iba na nagfe-fade yung kulay. Ayun, masyadong fade. So e-enhance ko na rin yung kulay niya para mukhang bago talaga. So ayun lang guys, no? So let's go for hand painting. So ayun na guys ang ating repainted na si Brooke, no? Kung makikita nyo, ayan, mas na-enhance na yung mga polka dots niya. Tapos na pink na rin natin yung parang botones, tama, botones dun sa damit niya, no? Ayan, kung makikita nyo. Ayan, so another pirate crew na naman ang napinturahan natin, no? So andito si Zoro, ayan, hindi ko na pinakita yung pag-paint nito kasi meron naman na tayong video nito, separate video. So kung hindi nyo pa napapanood yun, ay suggest na panoorin nyo rin siya. So yun lang guys ang for video natin ngayon, no? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kay Kaplamo, no guys? At malapit na tayo mag 1k subscribers. Maraming salamat sa inyo mga Kaplamo. Sana tuloy nyo pa rin akong supportahan at sana mag-like kayo or mag-comment kayo dito sa video na to kung ano yung masasabi nyo at kung ano yung mga masasuggest nyo pa dito sa channel
natin. So yun lang guys, papaikutin ko na to at maraming maraming salamat. See you next video. Peace.